Magandang araw po muli mga boss. Bago mo po luwagan yung dalawang nut dito sa shock absorber, spray mo po muna ng WD-40 para hindi ka po mahirap ang magluwag. Gagamit ka po dito ng dalawang tools mga boss. Dalawang number 40 na combination wrench or box wrench. Kasi kailangan mo po yun dahil nga kontrahan po itong nut na tatanggalin mo. Sa pagluwag ng nut mga boss, diskarte mo na yan kasi medyo masikip po itong pwesto ng pagtatanggalan mo ng mga tornilyo niya. Pero dahil nga sa na-spray mo na po yun ang WD-40, maluwag mo po matatanggal itong nut niya. Kita mo kinamay ko lang po. At dahil nga po sa dalawa yung nut nito, at kapag pinihit mo po yung nut niyan, iikot po sasama po yung piston shock niya. Kaya gagamit ka po ng pangunta dyan. Gamit ka po ng number 6 na open wrench para hindi ka mahirap ang magtanggal ng nut nitong shock absorber. Pwede rin ba skip pang ipit? Pag maluwag na po, tanggalin mo na po yung nut. Ayan o, hindi po ba? Ganun lang po mga boss pag tinanggal mo yung nut. Tapos tanggalin mo po itong mount bushing niya. Ito po nasa ibabo ng shock absorber. Nakita nyo po, di ba? Tapos pwede nyo na po tanggalin itong gulong. Sa pagtanggal naman po ng gulong mga boss, apat na nut lang po yan. Napakadali lang yan. Lalo na kung meron ka nitong impact wrench na ganito, yung rechargeable, naku, mas madali po yung trabaho mo. Doon sa laging nagtatanong, nabili ko po ito sa pinakamurang power tools. Ayun po, Bauer po yung tatakngan. Tapos yung brand niya po is Germany. Sale po nung nabili ko yan, 6,000 plus. Actually, yung perang pinambili ko yan, bigay lang po din ng customer. Balik po tayo sa shock absorber. Dito naman po sa baba, meron po yung bolt na number 14. Kontrahan din po yan mga boss. Gamit ka ng open wrench tsaka socket wrench. Pero pwede naman parehas box wrench gamitin mo. Okay lang po yun. At kung naluwagan mo na, kamayin mo na po para mas mabilis mo matanggal. Pinakita ko po sa inyo itong isang way ng pagtanggal ng bolt. Pero mali po yan mga boss. Ganito po discarding gawin nyo. Kuha po kayo ng jack. Jackan nyo po yung shock absorber. Yung kinakapitan po ng shock absorber, jackan nyo po yun. Aangat po yun. Mas madali nyo pong mabubunot itong bolt nya. Ayan o, tingnan nyo. O, diba? Pati yung shock, madali nyo po siyang matatanggal. Tingnan nyo po. O, diba? O, saglit lang. Ganun po. Jackan nyo lang. Kasi kung lumalaban po kasi yung shock eh. Kaya ganun eh. Siyempre, nakadiin po yung body. Kahit nasira pa yan. O, yan na po yung lumang shock absorber. Ayan po. Tanggalin nyo po yung boot nya. Ayan. Kung makikita nyo po, ang problema po nito mga boss, bagsak na po yung likuran ng sasakyan nya. At kahit dalawa lang po yung sakyan nya, may lagutok. Ayan nga po, pinaparinig ko sa inyo. Kasi itong shock na to boss, ayan, kung makikita nyo, may leak na rin siya. O, ito na po yung bago mga boss. Gas shock po yung nilagay ko. Ayan po. O, papakita ko po sa iyo pagkakaiba nila. Unang-una, matigas po siya itulak. Siyempre, hindi pa singaw. Bago po yan, di ba? O, pag nilaksan mo po yung ano yan, siyempre, tutunog pa rin yan. Hindi katulad noon, kahit na dahan-dahan ko lang, tumutunog na. Hindi gaya nito, talagang matigas po, di ba? O, ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung pagkakaiba pa rin ng pagsira na yung shock nyo or ito naman yung bago. Ayan, pagbago po, pag tinulak nyo po yan dahan-dahan, mapapansin nyo, matigas siya at lumalaban po pabalik. O, kita nyo, di ba? Pag binitawan ko po yan, iigkas po yan pataas. Ayan po yung katunayan na bago pa po itong shock. Ngayon, pag yung shock absorber niya tinanggal at ganyan ang itsura niya, ganyan siya kalakas, eh huwag nyo pong papalitan. Okay pa po yun. O, ipapakita ko po naman sa itong putok na siya. O, tutulak ko. O, bilis o, saglit lang o. Sisingaw na po yan mga boss eh. Maaring may laban pa po yan na kaunti. Pero, hindi na po yan talaga sasagad. O, hanggang dyan na lang po siya. O, yan, nilalaro ko pa nga para umangate. Pero, hanggang dyan na lang po siya. Ganun po ang ibig ko sabihin, mga boss. Para marunong po kayo mag-trace ng sirang shock absorber. Kaya ko po yan ipinakita. At pag nagkabit po kayo ng bagong shock absorber, alisin nyo po yung lumang rubber boot niya. Ayan po yung nilagay ko. Nakita nyo yun. Yung pinasok ko sa piston niya. Yung rubber boot po yun. Malaking bagay po yun mga boss para hindi po madumihan yung pinaka-piston ng shock absorber mo. Yung umaangat po kung nakikita mo. Ito naman po, tingnan mo pag may jack siya. Hindi ka mahihirapan maglagay. Katulad po yan, di ba? Hindi mo siya maipasok. Ang diskarte po dyan, iangat mo lang po yung jack niya. Ayan po. Kaya ko po yung pinakita sa inyo mga boss para alam nyo rin yung diskarte. Tulak mo na ngayon yung bolt niya. O, diba? Sandaliri lang pasok eh. Ganun po ang diskarte nyo mga boss. Kagamit ka bali ng dalawa jack. Diba? O, diba? Walang kahirap-hirap na ikabit mo yung bolt. Hindi yung nakikipaglabanan ka ng lakas eh. Diba? Ganun po.
pag nagkatrabaho kayo, mas maganda yung hindi kayo masyadong pagod. O, higpitan mo na po ngayon yan. Pag nahigpitan mo na po yan, balik ka uli sa ibabaw. Lagay mo na po yung mount bushing niya. Ayan po, yung sa absorber. Huwag mong kalimutan yung washer ilagay. Ayun po, yung nakikita mo. Kumbaga sana yung parang pitsa na malaki. Ayun po, makalilimutan yan mga boss. Tapos lagay mo na po yung number 14 na nut. At pag hindi mo na kaya higpitan, gamit ka po ng number 14 na combination wrench. Box wrench po yung gamitin mo mga boss. Ayan. Pag nahigpitan mo na siya, lagay mo na po yung isa pang nut. Ayan po kasi yung maglalak para hindi po siya gumalaw. Higpitan mo rin po yan ng number 14 na combination mo. Para sigurado na nakalak na siya. At syempre, huwag mong kalimutang tanggalin yung jack na ginamit mo sa shock absorber. Tapos lagay mo na po itong gulong. Ito mga boss, tip ko sa inyo para hindi po kayo nakakalustrid ng nut kapag naglalagay po kayo ng gulong, kamayin nyo po muna. Hanggat maaari, pasok nyo muna yung 1/4 or 1/2 ng thread niya para sigurado ka bago mo po siya gamitan ng impact wrench mo. Kasi pag nagkamali ka po ng pasok niyan, tapos ginamitan mo ng impact wrench kaagad, hindi mo pa nakapa talaga yung thread kung okay na ba talaga siyang higpitan. Naku, pag nalustrid yan, sakit sa ulo din. Kahit sabihin mo pang madali lang sa itanggalin yan, eh gagastos ka pa rin. Kaya malaking bagay po yung naninigurado ka. Kakamayin mo po muna yung thread. Hindi ka naman maano nun, hindi ka naman mapapagod ng husto nun mga boss. Mas maganda nga yun, pag-iingat ang tawag doon para sigurado ka lang. O, pag mahigpit na po yan, baba mo na po yung jack, lilipat naman po tayo dito sa kabilang side. Kaya ako po pinakita na sa inyo pati dito sa kabilang side para hindi na po kayo malito kung paano pagtanggal ng kaliwa at saka kanan. Actually, kung tutuusin, isang video lang pagtanggal doon, okay na eh. Kaya lang, ang gusto ko po talaga, siyempre, nasa isip nyo, dalawa eh. Baka mamaya malito po kayo eh sa pagkopya eh. O kaya paggaya, malito po kayo. Kaya pinakita ko na po yung dalawang shock absorber kung paano palitan. O gaya po ng dati, gamit po kayo ng combination wrench. Spray nyo po muna itong nut niya para hindi po kayo mahirapan. Kasi malaking bagay din po yung WD-40. Pag spray nyo po yan, hindi po kayo mahirapan magluwag. O kita nyo, tanggal ko na po agad itong dalawang nut niya dito sa shock absorber. Nakita nyo, hindi na ako gumamit ng pangontra na number 6, di ba, na open wrench. Kasi nga, na-sprayan ko na, lumuwag na po siya ng gusto. Kaya hindi na po ako nahirapan. Ito naman, jackan nyo ulit siya. At kung mapapansin nyo, madali nyo lang po matatanggal yung bolt. Ayan po yung kainaman kapag dumidiskarte kayo. Mas madali nyo po siyang matatanggal. O, ito po yung bagong shock absorber. Lagay ko na po yung rubber boot niya. At ipakita ko naman po sa inyo kung saan nyo po itutusok yung shock absorber. Ayan po. Ayan po yung pwesto ng pagtutusukan nyo ng shock absorber. Yan. Di ba napakadali lang talaga? Halos dalawang tornilyo lang naman talaga nakakabit yan. O, dyan naman po. Isisentro mo lang yan sa butas niya. Number 14 na bolt. O, pag naipasok mo po siya dyan, o, ilagay mo na po yung bolt. Echo mo na kajak yan at nakasentro naman na. O, tulak mo na lang po yung bolt. Tapos lagay mo na po yung nut niya. Tapos gamitin mo na po yung impact wrench mo, higpitan mo, ganun lang. Basta meron kang impact wrench, hindi ka masyado pagod mga boss. Kaya kung maaari, gawa mo ng paraan na magkaroon ka niyan. Tapos pag mahigpit na, balik ka na sa ibabaw, lagay mo na po itong shock mount bushing niya. Mga boss, pag dalawa po yung nut na tinanggal nyo dyan, dapat dalawa rin po yung ibabalik nyo. Hindi porque tumigpit na po yung isa, isa lang ilalagay nyo dahil tinamad na kayo. Hindi po, mas maganda po dalawahin nyo. Kasi may purpose po yung isang nut yan. Ayan po yung maglalak para wag pong lumuwag itong tornilyo. Kasi pag isa lang po yan, pwedeng pag lumuwag yung tornilyo, may iingay, may lalagutok. At pag okay na, pwede mo na pong ilagay itong gulong. Hindi po ba mga boss, nakita nyo naman? Simpleng-simple lang yung pagpalit ng shock absorber ng ganitong klase ng sasakyan. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Kung maaari po sana, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Siya nga pala mga boss, pag nagtanggal po kayo ng shock absorber, kailangan niyo pong tanggalin itong upuan at itong sandalan. Nasa likod po kasi yung position ng shock absorber niyo para maluwagan niyo po yung tornilyo niya. Huwag po kayo mag-alala dahil gagawan ko po kayo ng video kung paano magtanggal ng upuan at ng sandalan para alam nyo rin po pag nagpalit po kayo ng shock absorber. Salamat!